Makikilala na natin si Angel, ang aspiring beauty queen na talaga namang confidently beautiful with a heart. Narito na ang bida ng pelikulang Gluta, Ella Cruz. Welcome back to Anong Ganap? Hi! Ayan, mukha ka na ulit si Ella. Anong Ganap? Kakapanood ko pala ng trailer and talagang nag-transform ka dito, no? Ibang-iba yung itsura mo. Sobra! Kailangan okay. Kasi yun nga, aita ako eh. So, iniba natin yung itsura ko. Okay, before we talk about the movie, kamusta ka na? I'm happy, very, quite busy, pero grateful and blessed. Mukhang blooming ka today, ha? Blooming ka. Sana every day. Every day! Nga, Ella, nakita ko na yung trailer ng bago mong movie. And how do you feel about this new project? Sobrang excited kasi po nung in-offer pa lang talaga sa akin, nalala ko, sabi ko, ang ganda nung message, nung story, even the trailer pa lang, ang ganda na. Every time na napapanood ko yung trailer, nag-goosebumps ako and sobrang excited ako mapanood yung buong movie po. And I'm really grateful kasi syempre naisip po ko nila Boss Big, nila Direk Daryl, na ako ang gumanap dito sa pelikulang to. And sana marami makapanood para marami kaming ma-inspire and yung message ng film, hindi mabalang wala. Sige, ipakilala mo nga sa amin ng character mo dito sa movie na to, si Angel. Dito si Angel, isang Aita na pangarap maging isang beauty queen. Pero dahil sa beauty standards ng mundo, ng mga tao sa mundo, medyo syempre meron siyang kakaharapin ng discrimination or mga tao sa paligid niya kasi kahit naman hindi siya beauty standards pero parang tao nakaka-experience talaga siya ng bullying ganyan pero si Angel kasi is full of confidence, very strong and sigurado siya sa kung ano ang gusto niya so tatry niya talagang achieve na maging beauty queen kahit na maraming naninira sa kanya. Palaban pala si Angel. Yes. Okay, so when you first found out or first nalaman din character mo dito, what was your first reaction? No, bago po siya i-offer, inabahan ako kasi hindi ko pa alam yung story, hindi ko pa alam yung yung title nalaman ko na ano to, may ganon. Tapos parang nalala ko noon, yung mga sunod na time na yun, puro sexy ginagawa ni Direk Daryl, yap. Sabi ko, okay, kako, ano to? So, nung in-offer po sa akin, nalaman ko yung character ni Angel, yung buong story. Hindi ako nagdalawang isip pa na pag-isipan yung kung mag-yes ako sa movie na to. Hindi na rin ako nanghingi ng consent kay Mama na ma, ito yung movie, ito yung title, ito yung story. Talagang nag-yes na agad ako. Then, tsaka ko lang sinabi kay Mama na sabi ko, Ma, inoohan ko na kasi sobrang ganda ng pelikula, especially the message of the film. Talagang may kapupulutan na aral and ano, it's very empowering. How did you prepare for this role? Before the shoot, sabi ko, lagi ko iniisip na kung lalagyan ko ba ng punto, yung salita, ganyan. And then, kung paano yung magiging character development ni Angel. Pero nandun ako sa set, nagawa ko kasi kinda weak yung character na nagawa ko. Pero nung nandun na ako, sabi ni Direk, "De, Ella, ano, go, ilabas mo talaga kung ano yung gusto mo ilabas." Kasi medyo ano eh, parang nahihiya ka, medyo controlling ka, medyo kinoconstrict mo yung sarili mo. So, okay, so gusto ni Direk ganito, gusto ni Direk more. So, binigay ko. And then, na-realize ko after few scenes, sabi ko, okay, so si Angel is full of confidence. Like, ano siya, maganda siya, tanggap niya kung sino siya. Masasabi mo ba na si Angel naman at si Ella ay may similarity? Kamusta ang confidence level ni Ella compared to Angel? Actually, after nga po nung movie, parang dun ko rin na-gain yung ano, yung full of confidence. Not that full. Pag sabi kasi yung full of confidence, parang mayabang eh. Pero
full of confidence in a way na accepting my flaws, my insecurities, my negative physical appearance, ganyan. Parang through that film, na-realize ko na, oo nga naman, bakit nga naman hindi ko mahalin yung mga pagkakamali sa katawan ko? Kasi that makes me me. So, yun, through Angel, na-realize ko na mas mahalin yung sarili ko. And ngayon, ayun yung similarities namin. Accepted namin yung mga flaws namin. And dati rin, nung bago ko magsimula mag-artista, nalala ko, gusto kong pangarap ko maging beauty queen. Okay. So sabi ko, alam mo, Direk Daryl, pangarap ko maging beauty queen. At dahil hindi siya natupad, salamat kasi itutupad mo siya sa pelikula. So sabi ko, ganun sa kanya. So, para sa mga followers mo or sa mga nag-bash, paki-explain naman sa kanila, para kanino ba ang pelikulang ito? Para to sa lahat ng mga hindi nila matanggap o magawang mahalin yung sarili nila. Kasi itong movie na to will uplift them na lahat tayo, pantay-pantay tayo dito. And lahat tayo, hindi tayo perfect. Kaya, lahat tayo, mayroon tayong insecurities eh. Pero to this film, pag pinanood nila, makikita nila na parang, oh nga, kailangan tanggapin natin kung sino tayo. Kasi kapag tanggap natin sa sarili natin kung sino tayo, then makikita ng mga tao na parang, uy, ano siya, tanggap niya yung sarili niya. So dapat tanggapin din natin siya. Kasi ang unang-unang magmamahal sa atin, food kay God, is yung sarili natin, di ba? So dapat tanggapin natin yun. Kasi yung mga flaws natin, yung mga little insecurities natin. Yun yung ano eh, yun yung nagpa-define kung sino talaga tayo. So yun yung pinaka-message ng movie na to. Kaya sana sa lahat ng mga kapanood, ma-realize nila yun na parang, okay, ano ako, dapat maging confident din ako na kahit marami mag-bully sa akin, magpa-down sa akin, hindi nila ako masisira kasi meron akong pangarap sa sarili ko and kahit ano sabihin nila, kailangan strong ako para maabot yung pangarap na yun. Madalas mabully ang character mo sa movie. Nakaranas ka na rin bang mag-bully growing up? O mabully ka nung growing up ka? Paano mo hinandle to? Yes, sa school. Kasi nung nag-aaral ako, regular study talaga ako, so pumapasok ako. Tapos, medyo maraming bully, medyo maraming minamaliit ako. Siguro kasi nakikita nila na, alam mo yun, medyo okay yung grades ko kahit na lagi akong absent. So, parang tiniinis sila, lagi nila sinasabi, teacher's favorite ako, ganyan. Tapos, minsan, out of nowhere, bigla na lang may maglalakad sa harap ko, sasampalin ako. So, bakit may ginawa? Huh? Wala lang daw. Wow! Saan lagi to? Anong school to? Sa amin po sa probinsya, sa Bulacan. Talagang kumapit siya, sinampal niya lang ako. Tapos, nung time nag-agad din ako, syempre alam na niya na sasampalin ko rin siya. Oh. Kasi sumiyak na lang ako kay mama. Sabi ko, masinampal niya ako out of nowhere. Nakakainis lang kasi parang all eyes on me talaga kasi nga nag-artista na rin po ako nun. Pero kinaya ko naman. Nakasurvive naman ako. Pero pagka minsan inaalala ko, parang alam mo yung parang ayaw mo na lang sila alalahanin, but thankful ka sa kanila kasi they made you stronger. Okay, so let's talk about your co-stars naman sa pelikulang ito. How is it working with Marco Gallo and of course, ang tumatayong tatay mo dito? Or dad, si Juliana Patriscova? Yes. Si Ate Juliana, first time ko siyang makatrabaho pero kilala ko na siya and hindi ko kasi pa siya talaga nga nakaka-work and hindi ko pa nakikita yung mga acting work niya. Pero alam mo yun, nung time ng Miss Q&A, sobrang bilib na bilib ko sa kanya kasi sa mga witty answers niya talaga. And he is very smart. And nung nakasama ko siya sa shoot, ang bait niya, maalalay. Parang alam mo yun, meron tong mommy na nasa set, ganyan. Tapos nung nagbabatuhan niya ng linya, gustuhan ko siya kasi siya very accepting siya sa kung anong ibabato, very responsive. And with Marco naman, same kasi parehas silang kind of baguhan, pero si Marco medyo mas matagal na yan. And nakasama ko siya sa Rooftop before and comparing his work on Rooftop and
dito sa gluten, nakita ko may improvement talaga. Okay, so eto naman, of course, it's your first time to work with Direct Daryl Yap. How is it working naman with him? Nakakagulat kasi po dati, sabi ko, kinakamahan ako kasi akala ko, alam mo yun, tatalakan ako, murahin ako. Pag pala nasa set, sobrang bait pala niya. Talagang chill lang siya. And at the same time, ano lang, kalma lang siya. Sobrang bait niya. And inaalalayan niya talaga lahat. Mga alaga niya, mga artista niya, mga staff niya, inaalalayan niya. And same, ano rin, same din, ano rin siya, parang I learn from you, you learn from me. Kasi ano siya eh, teacher din siya eh. Teacher siya ng, sa theater, di ba? So, nakakatuwa rin na marami ako natutunan din sa kanya. And he has a great mind talaga when it comes to making films, doing stories, executing it. Wow, that's nice. Mukha talaga nag-enjoy ka to work with Direct Daryl Yap. Okay, Ella, bakit kailangan panoorin ng Gluten? Please invite them to watch it. Sabi ko na po lahat. Kailangan yung panoorin. Pero, yung message talaga ng pelikula, kailangan nilang makita para malaman nila kung bakit namin ginawa yun. And of course, sana po panoorin niyo po ang Gluten. Sa July 2 na po yan. Sa Viva Max, available po yan. Viva Max is available on App Store and Google Play Store. And you can subscribe for only 149 pesos a month. Pwede nyo na po mapanood lahat ng movies na sa Viva Max. Pwede nyo rin po ulitin yung Gluta. Kaya sana panoorin nyo po ang Gluta, directed by Direct Daryl Yap. Sa Viva Max lamang po. Wala na po ibang platform sa Viva Max. Wow. Thank you very much, Ella. And congratulations. In advance, siguradong blockbuster naman ang pang-gluta. I will watch this. Super excited na ako. Stay safe. Stay blooming. Thank you.